Tonight, ang pag-uusapan po natin is the new active member orientation. So, ito ho, talagang importanteng-importante, no? Kasi, lagi nga naming sinasabi na dito sa SESCO, ang kultura natin, yung mga bagong napapamember natin, yung mga bagong napapasali natin, is mabigyan natin, no, ng learnings on how they can start the business. Okay? So, ibig sabihin, yun yung kultura na meron tayo na kapag nag-join na yung tao, bumili na ng package, naglabas na ng pera, is mabigyan natin sila ng mga tamang information on how they can do the business. Kasi mahalaga yon. Kasi sumali sila, lalong-lalo na sa mga bagong active member dyan, we all know na kaya ka sumali, kaya ka nag-join, it's because gusto mo rin pagkakitaan talaga to. Diba? Wala lang ako mga pindot-pindot, sayang. Pero okay lang yan. Diba? Kumbaga, nag-join ka rito, hindi lang naman dahil may crush ka rito eh. Sino ba ritong nag-join dahil may crush? Meron ba ganon? Meron ba ganon? Erlyn Sagayap, good evening. Ma'am Angelica Cortuna, good evening. And shout out kay Sir Jesus Obalan. Ngayon lang po nakinig at magpapa-active na rin po siya. Wow! Alright! Diba? Just imagine, meron pa pala dito mga papasok pa lang, no? Pa-activate pa lang. And, ay! Diba? You decide. Kaya ka nandito, it's because your main purpose is to learn and to earn dito sa business na pinasok mo. So, mahalaga po, no? May magpapa-active soon dahil sa crush ko. Kenneth Roma from Team Builders, good evening. Diba? Ibig sabihin, yun yung gusto natin, mabigyan ng tamang information itong mga tao natin, no? Na nagtitiwala at nag-jo-join dito sa business na to. So, this orientation, napaka-importante ho nito, lalong-lalo na sa mga bago. At sa mga datihan na, no, importante na lagi mo tong marinig, importante na ma-master mo to, importante na makabisado mo to, para pag nagkakaroon ka ng mga bagong members, alam mo kung ano yung mga una at dapat mong maituro sa kanila. Alright? Shout out kay Patrick Virador, kaka-active niya lang ngayong gabi. Welcome to the SESCO family. Shout out. Alright, so, di ba? Kaya, kailangan pakinggan natin maigi. No? Kumbaga, and syempre, after we listen and learn from tonight, dapat may apply po natin. Alright? So, dito po sa SESCO, paano ba siya gagawin ng tama? Okay? Paano ba siya gagawin ng tama? So, meron tayong limang important task na kailangan gawin. You, as a new active member, meron kang 5 important task. Okay? So, in this business, tatapating ko po kayo, hindi kami nangangako dito, nakikita ka, tapos wala kang gagawin. Okay? Kikita ka ng mabilis, tapos wala kang gagawin. Wala pong ganun, okay? Kumbaga, ayaw natin yon. We are a legitimate business. So, meron tayong effort. Meron kang effort na kailangan gawin. Okay? Pero the good thing about these 5 important tasks, simple lang ho ito. Simple lang. Kaya mo tong gawin kahit nasaan ka, kahit sino ka pa, kahit ano pang background mo. Kaya mo siyang gawin. Okay? This is the 5 important tasks. So, first of all is to involve. You need to involve yourself. Okay, katulad yan, yung ginagawa mo ngayon, nandito ka sa forum. Second task is to create. So mamaya, iisa-isahin natin yan, ano ba yung mga kailangan mong i-create. Third task is to study. It's a must na malaman mo, matutunan mo yung negosyong pinasok mo. Kasi dyan ka kikita. Okay, dyan ka kikita. Fourth task is to build. You need to understand na this is a business. And this business can grow. Sabi sa webinar, 'di ba? What if yung another source of income mo e pwedeng lumaki someday? Yun po yung ino-offer ni SESCO. Hindi po ito parang racket lang o sideline lang, nakikita ka lang ng sakto lang. Yes, given. But meron siyang potential na lumaki.
meron siyang potential na pumutok, kumita ka ng malaki. Katulad ho na nangyayari sa maraming mga top performers natin right now. Okay? So, you need to understand na you need to build. No? Pumasok ka dito sa negosyong to, meron kang chance na makabuild ng malaking community at kumita ng malaki. Ayan. Welcome, ha? Sabi ni Jeren, welcome sa lahat ng newbie at sa kay magagaling na coaches from Team Panthers. Good evening sa'yo, Jeren. And last but not the least is the fifth task. You need to lead. Kung ano yung community na nabuild mo, you need to lead them. Okay? So, isa-isahin po natin. Hello, Ma'am Sally Purisima from Team Level Up. Good evening. First task is to involve. You need to connect. Okay? Kumonekta ka dito sa CESCO. Kumonekta ka sa buong community ng CESCO. And then, you also need to participate. Tulad ng ginagawa nyo ngayon, umaattend kayo ng forum. Okay? Ibig sabihin, nagagawa mo na yung first task. Almost, di ba? Nagagawa mo, nagpa-participate ka. And, syempre, hindi lang just to participate, you need to engage also. Di ba? Nandyan ka, nagko-comment ka dyan, nag-chat ka dyan, di ba? Umaattend ka. You need to engage also. Very important yon. So, unahin natin, ha? Unahin natin yung connect. Isa-isahin natin. First of all, kung hindi ka pa nakakonect sa ating Facebook group, i-type mo lang sa Facebook ngayon, CESCO Ecom Genie FB group. Lagyan mo ng FB group. Okay? So, iba po yung public group, iba pa po yung page. So, join ka dyan. Okay? Join ka dyan. Marami ka rin kasi makikita mga postings, photos, etc. Marami kang makikita dyan sa public group na yan. So, importante yan. Alright? Congratulations, shoutout po kay Sir Harley Mitra na wala pang 1 week sa CESCO pero naka 5 accounts na po kaagad ngayon. Congratulations, ha? Sir Harley Mitra. Alright. Next, like and follow our social media accounts. So, meron po tayong FB page, meron tayong Instagram, meron din tayo sa TikTok. I-type mo lang CESCO Ecom Genie. Walang FB group. So, pinakamahalaga na malike mo yung ating official page. Again, iba yung page, iba pa ho yung, iba yung FB page, iba yung FB group. Alright? Next, subscribe to our YouTube channel. So, buksan mo yung YouTube mo ngayon, baka hindi ka pa nakakasubscribe, i-type mo lang CESCO TV. Sige po, habang nagsuzoom, punta ka sa YouTube application mo, i-search mo CESCO TV. Yan, subscribe ka. Marami ho kayong makikita mga videos dyan. At talagang magagamit nyo po yan. Okay? Yang CESCO TV na yan. Magagamit nyo po yan. Add at least 20 CESCO active members. So, ito po, please take note, ladies and gentlemen. Wala lang tayong enough time ngayon para gawin to at mabigyan kayo ng oras to add at least 20 CESCO active members. Pero mamaya, after this forum, lalong-lalo na sa mga bagong active members, mag-add ka na mga taga-CESCO, no? Either mga team, ka-team mo yan, team leaders, coaches ninyo, mga top performers ng CESCO, add mo. Okay? Mahalaga yan. Kasi kapag ginamit mo na ang Facebook to advertise, to promote your business, sila din yung mga magiging ka-backup mo dito. Okay? So, add at least 20 CESCO active members. Now, the next thing you have to do is to participate. No? Hindi pwedeng kumonek ka lang tapos wala ka nang gagawin. Kailangan mag-participate ka. So, join in on all our CESCO online activities via Zoom man yan or FB Live. So, meron po tayong tinatawag na CESCO time. Ayan, CESCO time. Pag sinabing CESCO time, pagdating ho ng 7:30 from Monday to Saturday, expect mo merong tayong schedule. Okay? So, CESCO time yan. From Monday to Saturday. Again, from Monday to Saturday, dapat pagdating ng 7:30, talagang makapag-participate ka. FB Live man yan or Zoom. Alright? Mahalaga po yan. So, dyan nyo mas makikilala ang CESCO. Dyan nyo mas matututunan si CESCO. So, meron po tayong CESCO Business Webinar. Ano po ba yan? Pag sinabing webinar, wag po kayo malilito, ha? Pag sinabing webinar, presentation. Okay?
Pakitype nga po, presentation. Ayan, pakitype sa comment section, presentation. So sa webinar, pinepresent kung magkano ang pwede mong kitain sa sesko. Paano ba kumikita sa sesko? Okay? Ano ba yung mga earning program sa sesko? Ayan, salamat sa mga nagtatype ha. Sige nga po, type nyo, presentation. Ayan, o, para medyo ano, para nararamdaman ko andyan pa kayo. No? Baka mamaya, mawala kayo eh. So, ayan, salamat po ha, salamat. So, diyan ka pwedeng mag-invite. Okay? Diyan ka pwedeng mag-invite. The good thing about this webinar, ganyan lang gagawin mo. Magpipindot-pindot ka lang. Okay? Pagalaw nyo yung baso. Di ba? Magpipindot ka lang. Tulad nyo, ang dami nyo nagpipindot, di ba? Pipindot ka lang. Mag-message ka, mag-chat ka sa mga kaibigan, kakilala, prospect clients mo. Magsisend kami ng link. Tapos, isi-share mo sa kanila, forward mo sa kanila, pipindutin lang din nila yon. Tapos, boom, andito na sila sa Zoom. Okay? Dito sa Zoom. Ganun lang po kasimple. Katulad ng ginawa mong pagpindot, presentation. Andyan na kagad sila. So, you can maximize our webinar. Ibig sabihin, kahit bago ka pa lang, kahit hindi ka pa marunong mag-present, kahit hindi mo pa kabisado yung business mo sa sesko, inaaral mo pa lang siya, meron magpe-present para sa'yo. Okay? So, yan po ang ating sesko business webinar. Meron tayong scheduling dyan. Next is the sesko business forum. So, pag sinabi pong forum, yan naman po yung ating training. Katulad po nito, no? Nagkikwentuhan tayo about the business. Inaalam mo yung mga terminologies. Natututunan mo ngayon yung limang importanteng task. Sa forum, dyan pinag-uusapan yung mga tips, strategies, mostly conducted by our training director, which is Sir Von Yoshida. Okay? So, si Sir Von, siya yung nagkakandak mostly ng forum. Iba't ibang topic po yan, hindi lang NAMO. Okay? Meron mga back to basic, meron tayong mga workshop, meron tayong mga dashboard tour, meron tayong mga personal development. Marami ho yan, no? Kaya ho, every forum, we highly suggest, lalo na kung bago ka, always attend. Okay, mamaya papakita ko rin po yung magiging schedule. So diyan, pinag-uusapan, paano mo gagawin si sesko. Kasi sa webinar, nalaman mo na paano ka pwedeng kumita eh. Paano kikita, magkano kikitain, nalaman mo yung earning programs sa webinar. Ang tanong, paano mo gagawin yon? Paano ka kikita ng ganun? Diyan po sa forum pinag-uusapan. Kaya po napakahalaga na uma-attend ka ng webinar and forums or any online activities na meron po tayo. Sabi nga ni Ma'am Raihana, sa forum ang daming napupulot na idea pagdating sa business. Alright? So, shoutout po sa mga bagong pasok. Ha? Good evening sa inyo. Next is the Sales Connect Live. So, every Tuesday, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na win-win-win episode. Online pa-games po yun. Pwede kang manalo ng cash, 500 pesos, 1,000 pesos, tatawa ka pa, mag-e-enjoy pa tayo, magsasaya pa tayo. Every 7:30 ng Tuesday, yan po yung ating Sales Connect win-win-win. Via FB Live po yan, hindi na po Zoom. Alright? Via FB Live. Okay? So, diyan mo, kumbaga, once in a while, di ba, makakonect tayo via FB Live, mag-enjoy tayo, pwede kang manalo. Okay? Yan po yung ating Sales Connect win-win-win episode. So, yan po yung pagkakaiba-iba ng ating mga online activities. Alright? Coach Sonny, good evening. Last, after you participate, you need to also to engage. Alright? So, you need to like, comment, and share all about Sesko-related posts to develop your FB algorithm about Sesko. So, ano po ba tong FB algorithm na to? Okay? Ito po yung relationship mo towards sa isang FB member or FB page. So, mapapansin nyo na sa Facebook, kung ano yung kalimitan mong laging nilalike at kinokomentan ng mga postings, yun yung laging pinapakita niya sa'yo.
Kung sino yung mga lagi mong ka-chat, kaibigan, kakilala mo, na nagla-like, comment ka, pag nag-post sila, sila rin yung kadalasang nakikita mo. Even though meron kang 5,000 Facebook friends, lahat ng post nila, hindi mo naman makikita sa newsfeed mo. Ang ipa-priority ni Facebook, kung sino yung lagi mong nila-like, comment, and share. Sa madaling salita, sino yung lagi mong ka-engage. So, it's very important na once may makita kang Sesco post, engage, kahit like, kahit comment. Okay? Para pag ikaw na yung gumagawa ng mga postings, may support ka rin makukuha. Malalike ka rin, makukomentan din yung iyong mga post. Okay? It's very important as a new member. Engage. Okay? Next, you can also like and comment on your FB friends' post to develop strong algorithm with them. So, dito po, we're talking about your FB friends na mga possible prospects or clients mo, no? Pinsan mo man yan, classmate mo man yan, katrabaho mo man yan dati. Okay? Sila po yun. Like, comment ka rin kapag may mga personal silang mga postings, like mo rin. Kahit like, madali lang naman po magpindot ng like, di ba? Kung ka-like-like naman yung ano, di ba? Hindi naman negative yung pinost niya. Like mo. Like ka. Why? Para nakikita ni Facebook na okay kayo, may engagement kayo. Para pag nag-post ka, makikita nila yung postings mo. Okay? Makikita nila yung postings mo. Ganun po kahalaga yung pag-develop ng algorithm. It's like your relationship between a certain Facebook member or a certain Facebook page. So, mahalaga. Kapag nakakita ka ng mga post ng from official page, like mo agad, comment ka agad, share mo na rin. Okay? Para every time na may updates, every time na may mga announcements sa ating official page, makikita mo agad sa newsfeed mo. Second task. In this business, we need to create attraction. Diba? We need to also create curiosity. Iisa-isahin po natin, ha? Activities and sales. So, when you post, make sure na very attractive yung post mo. Okay? Huwag ka mag-post ng mga negativity. This time, huwag ka mag-post ng mga bagay na, you know, kasi pumasok ka na sa isang negosyo, pumasok ka sa isang positive na community. We're talking about business. We're talking about, you know, mag-level up yung buhay na meron ka. Diba? We're talking about goals and dreams, etc. So, this time, as a new active member, kung dati mahilig kang mag-post ng mga negative, ng mga bagay na, you know, hindi naman makakatulong sa kapwa, wag na. Iwasan na natin yun. Bakit? Kasi ho, bilang isang negosyante, bilang isang Sesco active member, we want to maintain the positivity. Kasi the more na mas magiging positive tayo, the more na mas we can attract positive things. So, kung positive yung mga posts natin, makaka-attract tayo ng mga positive people na pwedeng magkaroon ng curiosity doon sa business na ginagawa natin. And when you post something, make sure mo rin na magkaroon ng curiosity doon sa mga postings mo. So, mamaya, tuturuan ko po kayo kung paano, no? And create activities, no? Yung pagpo-post ho, activity yan. Yung pag-attend sa mga online activities natin, kaya nga online activities, di ba? Activity yan. Yung pagpapaamoy, di ba, ng tester kit sa mga kaibigang katrabaho, kapitbahay mo, pag-push ng perfume, pagbenta ng perfume, that's what you call activity. Okay? Activity din po yun. So, mahalaga na gumagawa ka ng activity. Kasi the more effort na ibibigay mo dito sa business na to, the more earnings ang pwedeng pumasok sa'yo. Kasi kasunod niyan, yung sales. Diba? Pag pinapaamoy mo yung tester mo, makakabenta ka ng perfume. Pag nakakabenta ka ng perfume, makakabili ka ng mga packages, makakabili ka ng mga products. Kikita ka na, tapos dagdag pa yan sa group production ninyo. Okay? So,
importante na mag-create ng activities. And also, yung pag-i-invite, yung pag may webinar ng 7:30 ngayong araw na to, for example, umaga pa lang nagre-ready ka na ng mga may invite mo. Umaga pa lang nire-ready mo na sino yung mga sesendan mo ng link mamayang 7:30. Wina-workout mo na, okay? Wina-workout mo na. Pag, di ba, magtatanong sila, paano ba yan? Ang good thing sa amin, may mag-i-explain na ng negosyo. Kaya nga, pag ginawa mo to, may mag-i-explain na rin para sa'yo. Mamaya, attend ka. Bibigyan kita ng slot. Sisend ko sa'yo yung link. Activity din po yun. Alright? And syempre, ano bang katumbas ng activity? Sales. Sales po ang katumbas ng activity. Now, you need to prepare and post. So, sabi dito, no? Pag sinabing preparation, kaya nga may first task, you need to involve. Kailangan mag-like, comment ka. Apply the first task to back you up. Para pag nag-postings ka, may 20 SESCO active members ka na, at least na FB friends, may magla-like na ng post mo. Kasi we all know na kapag nag-post tayo ng negosyo dito sa Facebook natin, di ba, kalimitan, wala masyadong nagla-like. Wala masyadong nag-i-engage. Ganun po talaga. Okay? Kasi Facebook yan. Pero kapag, di ba, kamaritesan, kapag mga nakakatawang bagay, mga bagay na hindi naman, di ba, entertaining lang, yet, dun talaga, ang dami talagang mga nagla-like, engage, comment, no? May mga ganun talaga. So, you need to apply the first task bago ka mag-post. Okay? Kaya pumalaga yung first task. You need to prepare the images, banners, and videos. Sir, saan ko po makukuha? First task, like our official page. Join our Facebook group. Ang daming photos doon. Ang daming makikitang pictures, photos. Pumili ka ng malinaw, yun lang yung isave mo. Banners, pagkagaling ho yan sa official page ng SESCO Ecom Genie, yun yung isave mo. Huwag kang mag-save ng banner. Ladies and gentlemen, please take note. Huwag ka mag-save ng mga photos or banners na galing sa ibang members' post. Hanapin mo sa page. Pag may nakita kang post nila, hanapin mo lang sa page. Nandun lang din yun sa page. Dun ka mag-download para malinaw. Videos. Yung mga videos na nasa official page, i-copy mo lang yung link, i-send mo sa messenger mo. I-copy mo lang yung link, i-send mo sa messenger mo, sa sarili mo. Forward mo na lang yun. Forward na lang yun sa mga kaibigan, kakilala mo. Autoplay yun. Pag pinindot nila yung play, magpiplay na yun. Kasi sa official FB page yun naka-upload. So, mapiplay na kagad nila yun. Okay? Mahalaga po yan. So, meron po tayong tinatawag na 3 elements of posting. So, dito, you can start your activity. You can start promoting the business na, no? Kasi, ito, malalaman mo na to tonight. So, after our forum, pwede ka na magsimula mag-post. Okay? So, meron pong tatlong elemento. Una, resulta. So, pag magpa-post ka, people believe on what they see, yung nakikita ng mata, not on what they hear. Or hindi lang yung nabasa nila sa chat. So, mahalaga na kapag nag-post ka, may result. No? May halimbawa, sinabi mo sa caption mo, ang daling gawin ng SESCO. Yung perfume ko, ubus agad. Yung products ko, na may mga bumili ka agad. Balik po na ako kagad. Nakakatuwa. Okay, yon caption. Pero kung may picture yon na nandun yung mga customers mo, no? Yung mga naging clients mo, na talagang bumili sa'yo, di ba? Nandun sila sa post mo, nandun yung mga picture, mas magiging powerful. Alright? Mga encashments, di ba? May mga, meron dyan, yung mga, galing sila sa mga money transfer, galing sila sa mga ATM, nag-withdraw sila, o may encashment sila, kinlik nila. Post ka rin ng ganon. Kasi, sabi nga ni Ma'am Lenny, di ba? Attractive. Sabi ni Ma'am Tila, di ba? Sample encouragement. Yes, maganda po yun kasi positivity. Okay, so kapag gusto mong may maaya sa business mo, post ka. Results. Post ka, results. Alright? Next, support.
Mag-postings ka, magkwento ka. Alam niyo po, ang sesko, storytelling lang 'to. Gusto mo ma-attract sila? Magkwento ka lang na magkwento, na magkwento na magkwento sa Facebook mo. Unlimited 'yan. Mag-post ka na mag-post sa Facebook mo. 3 times, 4 times, 5 times a day, ikaw bahala, mas marami, ikaw bahala. Just keep on postings about results, about support, no? Katulad nitong forum, support 'to. Webinar, may nag-e-explain para sa iyo, conducted by our sales and marketing admin, Sir Kesner Aquino. Support 'yun. May nag-e-explain ng business para sa iyo. Video call ka ni coach, tinuruan ka. Support 'yun. Post mo. Pakita mo why. Marami kasing tao sumali na sa business like this, pero dahil walang support system yung company, walang support yung coach o yung leader, o kung sino man yung nagpasali sa kanya, dahil walang suporta, hindi sila kumita. They fail. So, it's a good thing na mapakita mo sa mga postings mo na may suporta ang sesko. May suporta ang team ninyo. Okay? May online support system tayo, may pag-games pa tayo. Ba, mananalo ka pa ng cash prizes. May ganoon. So, ipagmalaki mo yung negosyo mo. It's very important. That's how you can attract and to put curiosity sa utak ng mga prospects or clients or FB friends mo. Alright? And last but not the least, yung ating simplicity way na meron tayo dito sa sesko, i-post mo. Ang galing! Natutunan ko si sesko, naka-attend ako ng orientation nang hindi ako lumalabas ng kwarto. Diba? Imagine nyo, yung mga iba po dyan, nagpapatulog ng baby, yung iba dyan, nagpa-plancha, baka may naglalaba pa dyan. Diba? Tingnan nga natin yung mga nakalive, baka may mga nakalive pa, diba? Kahit anong ginagawa mo, pwede. Kaya, simple. Diba? Yung perfume, pinaamoy mo lang. Hindi ako magaling sa sales, hindi ako magaling mag-market. Pinaamoy ko lang yung tester na napakaganda, parang wallet na mamahalin. Inamoy-amoy nila, umorder na. That you can call simplicity, ladies and gentlemen. Hindi mo na kailangan maging magaling magsalita, maging magaling mag-sales talk. Tama? So, i-share mo yon. You share to your FB world yung simplicity na meron yung business na ginagawa mo. That's the time that you can attract a lot of people, you can put a lot of curiosity dyan sa mga FB friends mo. Dyan sila maghahaw, dyan sila magtatanong, dyan sila kukonek sa'yo. Paano ba yan? Totoo ba talaga yan? Okay? So mahalaga po na mga postings mo is more on nakakapagbigay ng result, support, and simplicity. Again, it's okay na mag-post ng product. It's okay na mag-post ng mga banners about sesko. But at the end of the day, you need to tell a story. Ang business po natin is storytelling. Ibig sabihin, magkwento ka lang na magkwento sa social media kasi dun sila nakaka-relate. Sometimes, kahit anong ganda ng picture ng product, kapag hindi sila makarelate dyan, hindi rin sila bibili, hindi rin nila magugustuhan, hindi rin sila magi-inquire. 'Di ba? Kapag ka nag-post ka ng product, ang dami-dami mong product pero meron lang specific product na binibili ang isang tao, it's because 'yun lang yung pangangailangan niya. So, when you post, 'di ba? Story. Bakit? Ang products natin iba-iba. Pero one thing for sure, ladies and gentlemen, ang tao nagkakapare-pareha sa isang bagay. Alam nyo kung ano? Ang tao kailangan ng pagkaakitaan. Ang tao interesado kapag siya kikita siya. Kasi kailangan natin ng pera. Huwag na tayo magpaka-hipokrito sa buhay na to. We all need to earn. To put food on the table. Diba? Para magbigay ng bubong sa pamilya natin. Pang-aral, pang-gastos, pang-bayad sa bills. Kailangan natin yan. So, itong result, support, simplicity, kapag nagpo-post ka nyan,
at yung makakabasa, yung makakakita ng postings mo is parang mukhang okay ding gawing sideline to, ah. Mukhang pwedeng isabay ko rin to. Ah. Ang simpleng gawin, may suporta pa. Uy, may kumikita nga talaga sa kanila. Uy, may nakabili ng sasakyan. Uy, may travel. Nagta-travel pa sila. Imaginin mo, you can attract them. Ganon kahalaga ang three elements of postings. Ma-attract yan sila eh. Magtatanong yan sila eh. Diba? Pag nag-iingay ka sa Facebook, ang daming nag-i-inquire, ang daming nagtatanong, paano ba yan? Basta kailangan lumabas ang three elements of posting. Alright? So, again, result, support, and simplicity. Now, meron po tayong three stages of online advertising. So, pag nagpo-post ka, hindi yan instant, no? Na automatic. Pag may nag-chat sa'yo, yun na agad yun. Mag-join na agad yun. Hindi po, no? Meron pong tatlong stages. Una, curiosity. So, sometimes, may mga tao na nakakakita ng postings mo na naku-curious na sila, pero hindi pa sila nag-i-inquire. Curious lang. Mukhang maganda. Pero, tuloy. Moira na. Moira na babasahin. Moira. Okay. Tuloy. Diba? Newsfeed. Uy, si ano, kinasal na. Uy, si ano, nasa ibang bansa. Ganun lang, no? Dumadaan lang sa kanila. Pero along the way, kapag magiging consistent ka, ulitin ko po ha, consistent. Ibig sabihin ng consistent, laging ginagawa. Patuloy na ginagawa. Tuloy-tuloy, ibig sabihin. Pag naging consistent ka sa pagpo-post, that's the time yung mga dating naku-curious lang, nagkakaroon na sila ng interest. At pag nagkaroon na sila ng interest, nagtitake na sila ng action to comment how. To comment paano ba yan. To comment totoo ba yan. To comment pa-PM nga sa akin details niyan. Or mag-chat-chat sa'yo. Friend, mukhang maganda business mo. Friend, mukhang okay yan. Ha? Friend, mukhang malaki na kinikita mo dyan. Ha? Friend, nagkakaroon na sila ng interest. Nagbibigay na sila ng effort to engage. Hindi lang basta tinitingnan nila yung post mo. Nag-i-engage na sila. Okay? Kaya mahalaga na dire-diretso ka. Okay? And the moment na nagkaroon sila ng interest, syempre, may mag-i-explain para sa'yo. Tama? Webinar. So, sa webinar, pagpasok niyan, di ba? Pag nakapanood siya ng mga videos, napakita mo sa kanya mga ibang features, mas tumataas yung interest level niya, that's the time na nagka-come up na siya ng isang decision. Either mag-join siya or hindi pa or pag-iisipan niya pa or whatsoever. Nag-came up na siya ng isang decision. So, kailangan pag nagkaroon ng interest yung prospects or clients mo, mahalaga na maipakita mo yung mga tamang videos. Ma-invite mo siya sa webinar. Mapakinggan niya yung webinar, no? Make sure, nasasabihan mo pa siya na make sure tapusin mo. Kasi yung kalagitnaan tsaka yung sa dulo niyan, tsaka umpisa, marami ka nang maririnig. Kaya kailangan maumpisahan mo at matapos mo. Kasi kapag naumpisahan mo lang, hindi buo yung information, ha. Make sure panoorin mo, pakinggan mo maigi si Sir Kesner. Makikita mo sa dulo pa kung ano ba yung mga program namin, yung mga sistema namin, at kung bakit may kumikita dito tulad ni Coach, ganyan, nakabili siya ng kotse, si Coach ganito, kumita siya ng 6 figures monthly, si Coach ganyan, dating pahinante na nag-resign, yet kumikita na rin, top performer na rin, dun mo malalaman sa webinar, pakinggan mo kung paano nangyayari yun, ha? Make sure na simulan mo hanggang umpisa, hanggang sa dulo. Simula umpisa hanggang sa dulo. Diba? So, para pagpasok niya doon siya mas lalong, okay, ganun pala. That's the time na magkakaroon na siya ng decision. Mukhang maganda nga talaga. Sige, gagawin ko to. Ayan, doon na mangyayari po yun. Alright? Next, third task is to study. So, the first place to master your business is by maximizing our YouTube channel, Sesco TV. Diyan ka, pwedeng mag-aral. May access ka na kagad. Kahit hindi mo na maistorbo si coach mo, lalo na kung busy siya, punta ka lang sa Sesco TV, may matututunan ka na kagad. And mind you, wala hong negosyante na kumikita ng malaki na hindi niya kabisado yung business niya. The good thing about our business, kahit inaaral mo siya, pwede ka na kumita, pwede ka na magsimula.
Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng mga masteral, mga 8 years, 5 years, 4 years, or di ba simula elementary, high school. Hindi mo na kailangan sobrang habang mag-aral para ka makapagtrabaho, kumita. Dito, umpisa pa lang pwede ka nang kumita. Okay? So, sa Sesco TV po, YouTube natin, dyan mo malalaman, no? Meron din tayong The Sesco Vlog. Meron tayong mga iba't ibang videos dyan. Ano ba? Paano? Bakit? Dyan mo malalaman. Alright? So, panoorin mo. Panoorin mo yung mga videos na nandyan. So, meron din tayong playlist. Una ho, Sesco Learning Videos. So, mapapansin nyo, maikli lang itong mga videos na to, di ba? Introduction video, basic steps to earn, active member account overview, Sesco Business Explainer. Yung Sesco Business Explainer, para siyang webinar na naka-video style. So, maganda, mapanood mo yan mga yan para alam mo kung ano yung laman nung sinisend mo sa kanya. Malalaman mo kung ano yung sinabi sa video, naiintindihan mo ikaw mismo ano laman ng video bago mo isend sa kanila. And video number 5, ito po yung maikling explanation ng NAMO, no? New Active Members Orientation. So yan, maikli lang po yan. Okay? Yan po yung 5, oh. Involve, create, study, build, and lead. Okay? So mahalaga na mapanood mo siya. Nasa YouTube po natin yan. Next, Sesco DYK. So Sesco DYK, it means, did you know? Alam mo ba? No? So may mga certain topic dyan, maiikli lang yan. Dyan malaman. Paano ba mag-encash? Paano ba tumatakbo ang dropshipping? Ano ba ang group points program? Paano ba kumikita sa leadership program? Ano ba pagkakaiba ng 3 accounts sa 5 accounts, sa 7 accounts, etc. Diyan po pong mapapanood, no? Maikli lang 'yan. So, you need to give time para mas ma-master mo yung business mo. At 'yan yung makakatulong sa iyo para kumita ng mas malaki dito sa Sesco kasi mas naiintindihan mo na siya along the way. Next, Sesco Dashboard Tour, no? Diyan mo malalaman paano gamitin yung account, paano i-navigate, paano umorder, paano ka makapagpa-order gamit yung product link mo, paano mo i-activate ang account, paano ka mag-e-encash, yung earnings mo sa account, paano mapupunta sa GCash mo yan. Diyan nyo po malalaman, no? Punta ka lang, Sesco TV, Dashboard Tour, ayan na po, no? Makikita mo na. So, matututo ka na kagad. YouTube channel pa lang po natin, okay? And, syempre, attend ka ng webinar para makabisado mo. Ito po yung schedule natin. 7:30, Monday, Wednesday, Thursday, Saturday. Okay? Monday, Wednesday, Thursday, Saturday. Business Forum. Ito po, 9 PM kapag Wednesday. 9 PM po pag Saturday. Pag Friday, tulad po ngayon, 7:30. Okay? Yan po ang ating Sesco Business Forum. And then, yung ating Sesco Connect, via FB Live every 7:30 ng Tuesday. So, yan po. Win-win-win po natin yan. Win-win-win episode. Diyan po, games. Yung sinabi ko na kanina, no? Diyan tayo mag-e-enjoy. So, ito po yung ating schedule. Pwede nyo yung screenshot para may gabay kayo. So, kapag Wednesday and Saturday, lagi nyo pong tandaan, may back-to-back ang webinar. After ng webinar 7:30, meron ng forum ng 9 PM. Okay? Fourth task is to build. So, nasa fourth task na po tayo. Ha? You need to understand na you can also build your own online community. Sarili mo. Ikaw yan. Grupo mo. Okay? Na pwedeng magbigay sa'yo ng residual income. At kapag sinabi pong residual income, dyan ka may chance na kumita ng tuloy-tuloy. Okay? Ibig sabihin ng tuloy-tuloy, sa umpisa, aaralin, i-build mo siya para ramihin mo, tutulungan mo yung mga tao mo. Tapos, kapag dumarami na yung community mo, yung mga benta rin nila ng mga products, may points yon, papasok din sa'yo yon, kikita sila, kikita ka rin. So, yun po yung essence. Bakit may kumikita dito ng 6 figures? Bakit may nakakabili ng sasakyan? Bakit may mga nakakasama sa mga travels? Ba't may kumikita dito ng weekly? 10,000, 20,000, 30,000 a week? Paano nangyari yon? It's because they build a online community. Okay? So, syempre, saan ba magsisimula yan? Diba? Invite your client sa Sesco Business Webinar na meron tayo. Bago siya maging part ng community mo, kailangan mag-member muna siya. So, sa webinar niya maiintindihan bakit siya maglalabas ng pera para bumili ng package.
para pasukin yung opportunity ni Sesko. Alright? So, yung clients mo, di ba, sendan mo rin sila ng mga important informations, mga pictures, mga videos, para siya mismo maintindihan niya, mukhang maganda nga talaga, sige, go ako, magpapa-activate ako ng account. So, from a client, magiging free member muna sila dahil may free sign up naman tayo, di ba? Tapos, doon na sila magpapa-active. Kasi ang free member, ano lang po ba benefits niyan? 10% lang na discount sa lahat ng products. Pero sa lahat ng earning programs, wala na siya. Hindi siya pwede kumita. Kasi pang mga active members lang yun. So that's the time. Sa webinar nila makikita, bakit maganda magpa-activate? Bakit maganda bumili ng package? So that's the time na from free, magiging active members sila. Now, paano yan dadami? Guide and teach your community. So, doon na sila dadami. Tulad ng ginagawa po natin, no, ngayon, nasa forum tayo, inaaral mo. So, kapag may mga bagong members ka, turo mo din to. Turo mo din paano mag-post. Turo mo din na i-like niya yung page. Turo mo din na mag-save siya ng images, photos na mga malilinaw. Turo mo din kung ano yung mga natututunan mo. Dapat willing ka. Hindi, kumbaga, ang kapalit naman po nun, pwede kang kumita ng 6 figures buwan-buwan eh. Pwede ka rin makapag-travel. Ang kapalit po nun, malaking income. Ang kapalit po nun, you know, matulungan mo yung mga tao mo na yun na kumita din sila. Kasi they know what to do. They know how to do the business in a right way. In a ethical way, ah. Hindi yung panloloko ng kapwa. Tuturuan mo manloko ng kapwa. Hindi po. Wala po tayo tuturong ganun dito. Tinuturuan mo siya ng tama. Para magagawa niya yung business, pwede rin siyang kumita. Kung ia-apply niya, kung gagawin niya rin yung mga tinuturo mo. Alright? So, ganun po. Para lumaki ang community mo, you need to be willing na mag-guide and teach yung community na meron ka. Okay? Now, last task. You need to understand na you need to lead them. So, it's like guiding and teaching your people, no? Guiding and teaching your community. So, ibig sabihin, nililid mo. Okay? Sila. And, syempre, para maging good leader ka, you need to lead by example. In a way, na yung mga tinuturo mo, ikaw mismo, ginagawa mo. Yung mga natutunan mo ngayon dito, ikaw mismo, ina-apply mo. Lead by example. Dapat gawin mo rin. Okay? Para nakikita niya na ganun pala mag-post, ganun pala yung caption. Dapat pala storytelling. Nag-i-story lang. Tapos yun na, may mga nag-ano na doon. May nag-ahaw na. Gagayahin ko si coach. So, kailangan po lead by example. Hindi po namin sinasabi sa new active member na maging super leader ka rito. Mahabang proseso po yan eh, no? In a basic way, kung ano yung dapat mong gawin, basic na, kung ano yung dapat mong gawin na basic steps, apply mo, gawin mo. Doon pa lang nagli-lead ka na by example. Pag nagkaroon ka na ng new member, doon pa lang nagli-lead ka na by example. Lead your community the way how you have lead. So, kung paano ka kunyari, inaya ka ng coach mo na umattend kayo ng webinar, umattend kayo ng forum, dapat, ayain mo rin yung mga magiging member mo. Sinendan ka ng coach mo ng isang picture, ng banner. Dapat isend mo rin sa mga members mo. Para sila, isend din nila sa mga tao nila. Sa buong community. Ibig sabihin, yung buong community natatanggap yung tamang mensahe galing sa coach mo. At yung coach mo, wala naman niyang ituturo sa'yo. Kapag nililid ka ng coach mo, kapag sinasabi niyang attend tayo forum, invite ka sa webinar, panoorin mo tong videos na to, kaya niya sinasabi yun sa'yo kasi gusto niyang kumita ka rin dito sa Sesko. At kaya niya sinabi sa'yo yun, hindi lang para sa'yo lang, para ipasa mo din doon sa mga magiging members na meron ka. Para sila din, ipasa din nila. So, mahalaga po yun, no? Na pag may na-receive kang information, pasa. Basta po, legal, ethical, at moral, pasa. Okay?
Kapag medyo parang hindi ka sure, parang kakaiba yung kasi. Ganun po talaga, no? may mga tao, pero wala pong ganun naman sa SESCO, no? Talagang mine-make sure naman natin na ethical yung ating mga members, no? Pero may mga members na hindi naman sa labas, no? In our experience, ganun, no? Hindi sila ethical, no? At may mga tinuturo silang hindi tama. Okay? Kung ramdam mo naman, you ask, no? Mag-ask ka kung tama ba talaga. Pero at the end of the day, wala pong ituturo ang coach ninyo na hindi po makakapag pabuti sa inyo. Okay? Basta legal, ethical at moral. Okay? Yun lang po ang inyong pagbabasihan. So you should study to lead. Para ma-lead mo yung community mo, aral ka. Okay? Pakinggan mo itong mga forum. Panoorin mo yung mga nasa videos. Alright? Gawin mo kung ano yung mga naaaral mo. Lead by example. So, dapat alam mo rin. Okay? Yung right way. Para makapag-lead ka rin ng tama. Kasi kapag hindi mo alam yung tamang way, tulad ng tinuturo po natin ngayon, no? Hindi ka makakapag-lead ng tama. Maling information yung maipapasa mo sa mga members mo. At ang mangyayari, yung community mo, matutunaw. Alright? Mawawala. You should be willing to guide them as their leader. So, again, yung mga naituturo sa'yo, yung mga nakukuha mong information, just imagine, ikaw bilang active member, binibigyan ka ng information like this, guide them. Pasa. Huwag kang papayag na sa'yo lang. Huwag kang papayag na ikaw lang yung nakakaalam. Ipaalam mo sa buong community mo. Okay? And last but not the least, you need to teach these 5 important tasks to your new active members. So, again, yung mga iba rito, mga ilang beses na nila itong naririnig, no? Mag-take note ka, no? Kabisaduhin mo. In a simple way, pwede mo yung i-video call. Ganito pala mag-post. Ganito pala, join ka pala rito. Ganito pala, dapat may residual income. Alam mo ba yung residual income? Pagkakaintindi ko dyan, sa umpisa, may tatrabahuin ka. Tapos kapag lumaki na, tuloy-tuloy na yung kita mo. Parang nagpapatayo ka ng apartment, habang tinatayo yung apartment, hindi ka pa kumikita. Pero nung nakatayo na yung apartment, kunyari, 10 pinto yan, every time na may umuupa dyan, kumikita ka. Ang tawag pala doon, residual income. At yun pala yung pwede nating kitain sa SESCO. Akala ko dati magbebenta lang ako ng perfume. Hindi pala. Pwede pala ako mag-build ng community dito at kumita ng tuloy-tuloy. Ganun ka rin. Kasi yung community na mabibuild mo, may mga products yan na mabebenta, ipurchase, may mga points yon, papasok pa rin sa'yo yung points, kikita ka pa din. Yun pala yung goal dito. Kaya tinuturo ko sa'yo to, itong residual income. Pagka may bagong members ka, turo mo din. Ayan. Ganito pala, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. May 5 important tasks tayo. So, ipasa mo. Okay? Simulan mo sa first task, second, third, fourth, and fifth task. In a simple way, no? Hindi man kasing buo kung paano natin yan pinag-uusapan dito sa forum. But at the end of the day, kailangan mong i-guide yung bago mong member na gawin niya yung 5 important tasks. I-make sure mo na nakapag-add na siya ng 20 SESCO members. I-make sure mo na nakalike na siya sa page. I-make sure mo na alam niya yung webinar, alam niya yung pagkakaiba ng webinar tsaka ng forum. Baka mamaya sa forum, doon na siya invite ng invite. Paano daw kikita? Attend ka forum. Ang forum, ganito na po ang usapan. Okay? So, kailangan maipasa mo yung simple information ng 5 important task na to sa mga community members mo. Alright? So, again, ano po yung 5 important tasks? Involve, create, study, build, and lead. Yan po ang 5 important tasks. And again, ito pong mga informations na pinag-usapan natin. Kung ikaw ay active member or medyo nung nakaraan ka pa nag-join, no? At may mga hindi ka pa nagagawa dyan, i-apply mo na. Gawin mo na. Lagi nga natin sinasabi, knowledge without application will never be called wisdom. So, walang sense kung ano ang 5 important tasks kung ikaw mismo hindi mo siya i-apply.
But at the end of the day, if you will apply at makikita ng mga community members mo kung paano mo rin siya ina-apply, sinishare mo sa kanila kung paano mo siya ina-apply, magugulat ka na lang. Diyan lalaki ng lalaki ang community mo. Alright? Sabi ni Ma'am Jereno, amazing talaga system ng CESCO. Soon makakasama ko mga anak ko sa office pag-uwi ko. Thank you, Lord. Ito na magpapabago sa buhay namin. Diba? At the end of the day, alam nyo po, posible naman talaga yan. Hindi lang kami mangangako sa inyong lahat, nasa sayo yan. Kasi maraming members dito, sineryoso, in-apply lang nila, ginawa lang nila ang CESCO business, tuloy-tuloy, hindi sila huminto. That's why right now, they're earning so good. That's why right now, may mga goals and dreams na silang na-achieve because of this business. Nasa mga kamay mo yan. Alright? So, sa lahat ng mga new active members, tandaan ninyo na kung meron mang mga nauna, may mga kasunod. At the end of the day, kailangan mo lang i-apply kung ano yung mga 5 important tasks. I-apply mo, maging consistent ka. Pag nagkaroon ka na ng bagong members, di ba? Turo mo din to, ganun din sila, gagawin din nila, magpo-post din sila, may mag-i-inquire din sa kanila, may mag-i-invite din sa kanila sa webinar, may mag-join din sa kanila. Tuturuan din nila paano mag-post, tuturuan din nila ng 5 important tasks. Ganun din, hanggang sa magugulat ka. Ang laki na ng community mo. Ganun kahalaga ang new active members orientation. Ganun kahalaga ang 5 important tasks. And i-apply mo nang i-apply kung ano yung mga natutunan mo ngayong gabi. And one day, isa ka na rin sa magiging top performers dito sa CESCO. Maraming salamat din po sa inyo lahat, sa oras ninyo, sa pakikinig ninyo. And see you all at the top. Have a good night, everyone. God bless you all. Salamat po.